Grabe no, ang wonderful ng buhay. Okay, so may stopover kasi meron pong naiihi. Teka lang, mami, iwa ko muna. Uy! May iihi po. Hala, may taon. Okay, so andito na po kami sa sakayan ng bangka. 200 po. Ang treasurer si Jella. Tagabayad. Ito na. Sobrang dilim. Lang kuryente po dito. Sasakay na po tayo sa bangka. Sobrang dilim. Hindi ako marunong lumungoy. So, ayan, nagsasaing na po tayo. Wish ko lang matapos agad yung sinaing. Kasi gutom na po kami. So, yan, flashlight lang po ang gamit natin. At sana maluto agad yung sinaing. Dahil gutom na kami. Ano? At ang aming ulam ay pusit. Sarap. May isda pala, oh. May isda na. May isda sa loob ng pusit. Hello, chicken. Good morning. Hello, chicken. Oh, ano, itlog. Oh, oh, oh. Itlog, oh, kunin mo. Itlog. Ayan, oh. Oh. Hindi, kunwari, huwag mahawakan. Bakit lumulukso siya ni? Baka makagat ako. Mainit, hindi. Ayaw niya eh. Ay, mainit doon. Ayaw niya magpaluto. Kakainin na kayo. Miguel na siya ni. Patay na siya. Ba't niyo pinatay yung alimang uli? Hindi, buhay lang. Oh. Nagkaramdam lang. Wow. Oh, oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh. Oh my gosh. Sabi niya, huwag niyo akong lutuin. Gusto ko mabuhay. Siya lubukso ni. Kusa siya makakain. OMG. Di sinasalo niya lang ng ano. Oh. Yan po ang ulam namin ngayong pananghalian. Hmm. Ayun na. Babalikan kita, maliligo lang ako. Good morning. Yes. Hi, hello. Good morning everyone. So, maganda po ang gising ko ngayon kasi nakatulog po ako ng mahaba. Alam nyo naman, dito sa probinsya, maaga talagang tulog, di ba? Hindi kagaya sa Manila, as in puyatan. So, ngayon lang ako makakapaghaya sa inyo kasi kahapon, sobrang haba po ng aming biyahe. Umalis kami ng 7 a.m. sa Manila. Dumating kami dito ng mga 5 p.m. kasi traffic, anday pang stopover. Ayun na nga, nag-tricycle pa kami, tapos nagbangka po kami. So, mahaba-habang biyahe, inabot na po kami ng gabi. Tapos pagdating namin dito, walang kuryente. So, natulog ako na maaga, tapos walang social media life, ayun. So, maaga talaga makakatulog. So, naglalakad na ako ngayon, papuntang Balon, kasi maliligo po ako. Babalik talaga tayo sa nakaraan kung saan dati, noong unang panahon, ay pinaghihirapan talaga lahat ng bagay. Nagpupunta sa ilog, sa balon, para makaligo. Hindi kagaya sa Manila, di ba? Isang kembot mo lang, isang liko mo lang. Ayan na, may CR na, may shower na. So, ayun po yung mamimiss natin ngayon. Yung bago mo makuha yung isang bagay, ipaghihirapan mo talaga. At yun yung nawala ngayon, di ba? Isang click lang, andyan na agad, di ba? Isang liko mo lang, ayan na agad. Pero ngayon, ayan, mag-reminis po tayo sa nakaraan. So, ito na yung balon, guys. So, dyan kami kukuha ng tubig. Malinis ba yan, eh? Oh, malinis. Linimasan ito. Ganito lang kulay. Malinis yan, oh. Lamig. Uy, ang lamig. Sarap nga, eh. Mami, ready ka na ba mag-bold? Oo, hindi ba na ako nakahubad, eh. Sexy! May parang awa mo na tumigil ka na. Ano ginagawa mo? Yung pustiso mo. Sampalin kita kara. May pustiso mo, nilalabhan mo din. Asa na? Oh, nilalabhan yung pustiso. Sampalin mo. Oh, tubig ko. Ito. Oh, ayan, oh, tubig ko. Ayan. Ay. Ayan, tubig ko. Ang hirap maligo na may damit. Bakit tumapak sa puti? Di ba gubad ka? Madudumi yan agad pa. For the final round, magbabanlaw po tayo. Lumig!
Tingin pang tubig. Oh, so fresh. Ay, basta. May nanonood pala sa akin. Basta. Yung kalabaw nanonood habang naliligo ako. Oo. Okay, so uwi na po tayo. May daladala akong timba. Lalakarin na po natin. Okay, it's lunch time. Yes. At ang ating ulam. Wow. Siyempre, meron tayong buko at makapuno. Ayun, makapuno po siya. Buka. Kain tayo, guys. Ba't may beer? Hindi, pamukpo. Akala ko iinom tayo ng beer ni eh. Ang tawag ko po sa lolo ko, Nini. Kung nagtataka kayo kung bakit Nini ang tawag ko, kasi nung bata pa ako, siya po yung nag-alaga sa akin. Ang tawag niya sa akin, Nini, 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 ganyan. Hanggang sa lagi ko siya nagagaya, kaya ang sabi ko din sa kanya, Nini, Nini, Nini. Hanggang sa tumanda na ako, hindi na po nawala sa bibig ko yung Nini, Nini. So lahat kami, Nini na din yung tawag sa kanya. Dito na lang sana. Para yung Nini, parang ano yun, yung darling, ganyan. Di ba, ne? So hindi ako marunong, kaya si Nini na ang mag-ano. Si Nini po ay kapatid ni Mama Presi, ng lola ko. Oh. Yan eh. Hmm, yun naman. Hindi ako marunong, ikaw na lang mag-ano. Ano? Tapos na. Ne, gusto ko ng buko, ne. Teka. Meron pa? Oo. Pahin na lang, ne, pahin yung baso, ne, pasuyo. Kain tayo, guys! Jella naliligo, tapos David nakikipaglaro. May maawa ka naman sa pusa, o may hinibigyan mo. Oh. Yung totoo. Iniingit ko kayo, guys. Sarap. Ang sarap. Sobrang malasa. Oh, sarap. Okay, so nag-BP po ako ang lumabas. Ito. Sabi po nila, low blood daw po ako. 93. 80 ka dati. Ngayon, 93 ka na. Nag-high blood ka na kasi kumain ka alimango. Okay, ang nalabas po dati ay 80 over something. Over 50. Ngayon, kumain ako ng alimango, pampahay blood daw. So, naging 90 over 50 plus. Ayan. Ito ako naman mag... Si mami naman. Me. Mm. Sa totoo lang, yung hiningi ni mami, ang baho. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa bad breath siya, dahil sa bawang. Lumaklak po siya ng bawang. Pampatanggal daw ng high blood, no? Mm-mm. Me, sino gumupit sa'yo? Hindi nakakatuwa, ah. Pakita mo sa akin yung gumupit sa'yo. Saburutan ko yung gumupit sa'yo. Bakit ganyan yung buhok mo? Nagtatago ka tuloy ulit. Okay, ang labas. Ay. Jeneng. Uy. Mami. Hello. Kakaibang nililang ka. Error. Ba't ganito? 0 over E5. Sabi ko na nga ba, Mami, may lahi tayong aswang eh. Wait lang. Ulitin ko. Sige, ulitin mo. Sa po ang aking pinsan si Andrea. Sa kabila namang side na. Malayong pinsan, no? Oo. Third level, gano'n. Third level. Okay? Tignan natin kung talaga may lahi ka ba, Dracula or what? Yan na. Okay, 123. Normal na. 123 I'm over 73. Kanina, ha? Ano tayo, Andrea? 130 over 75. Okay, high blood kasi mainit po dito sa loob. Walang ventilador kasi walang kuryente. Hindi, nag-inom ako ng tanglad kaya bumaba. Tsaka ng bawang, no? Oo. Hindi ka nalalapitan ng mga aswang. Kaya pa yung 20. So sabi nila, mababa daw yung dugo ko. Pag lagi pong mababa yung dugo ko, mas madalas 80 plus over 50, ganyan. Delikado daw yun, Mino, kasi magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng ano? Leukemia agad. Hindi ba pwedeng anemia? Anemic muna. Anemic muna ako pag ganun. Kailangan ko ng ano, dugo. Siguro dahil sa puyat yun, no? Oo. Delikado. Oh my gosh. Ayoko na magpuyat. Tsaka, ano? Breast cancer. Breast cancer daw sa mga babae kapag nagpupuyat. Nakakaantok hapon na. So, alam nyo na, tulugan tayo muna. Bunot daw ng uban. Miki, ano ka na nagpabunot ng uban? Di ba guys, nung unang panahon, no? Yung mga bata. Patay na buhok. Yung mga bata yung inuutusan na magbunot ng uban. Tapos bibigyan mo ng piso.
Ngayon, iba na eh. Mas mataas na yung price eh. 20, 50 pesos. Andrea, ikaw magbunot ng ubo ni mami. Kaya na, 50 na ako. 50 pesos daw. Mahal na. Sabagay, iba ng panahon ngayon. Sige na, dali. Hi guys! So I think nakapagpahinga na ako sa loob ng kubo. It's time para lumabas naman kasi baka biglang umulan eh. Yan, saging. Pero hilaw pa siya, no? Hilaw pa. Hilaw pa. Okay. Tapos guys, ano yung mga ano mo? Ano yung mga panani mo? Ano pa ito? Mga ano, no? So meron pong kamoting kahoy daw. Tapos ito, may pinya na. Uy. May mga bunga nandun eh. Ayun, yung pinya. Mga gulay. Mga gulay. Yun o, may balag o. Malayo kay. Ah. Oh, ayan. Ito yung kubo namin. Kaluyot. Kangkong, ayun. Ayan. Kangkong yan, nene, no? Ayun, ayun. So, meron pa pong bayabas. Ayan. Ayun, bayabas. Oh, ay, natatawa din siya. Sakay na, Jella! Sakay ka, ang putik-putik. ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Sakay na! Uy, may pinya. Okay guys, so yan, lalakad-lakad muna tayo para ma-relax. Alam nyo guys, dito sa probinsya, sobrang bagal ng oras. Hindi kagaya sa Manila, no? Alam naman nating lahat na kapag gising natin, ang dami na agad nating iniisip. Minsan problema, bayarin, kung ano-ano, o kaya yung mga kailangang isubmit, kailangan tapusin na trabaho. Kaya doon, sobrang bilis talaga ng oras. Dito, wala, relax lang. Kaya once in a while, I think kailangan din natin tong ganito. Kumbaga sometimes, you need to detach yourself dun sa mga stress, sa mga problema, sa magulong mundo. Kahit once in a while, it's okay na magbakasyon ka, huminga, diba? Para kahit papano, eh medyo maiba yung mood natin dun sa usual na ginagawa natin na sobrang hectic, busy, at kung ano-ano pa. So ayan, may background po sa likod ko. May kalabaw. At kumulog. Narinig nyo ba yun guys? Kumulog. So, mukhang aambun po. Patay tayo dyan. Di ako makakapaglakad-lakad. Mababasa ako. At saka alam nyo ba guys, kapag ganitong peaceful yung lugar, ang dami nyo naiisip eh. Minsan, mas nakakapagplano kayo. Ganyan. Mas nakakalimot. Yes! Oo. Ayan, kung may mga probinsya po kayo, baka maisip nyong dalawin, balik-balikan nyo nakaraan, kung paano nagsimula ang lahat. Upo muna tayo. So, ayun. Ang sarap magmuni-muni sa ganito, no? Ang sarap ng preskong hangin. Ang sarap ng mga fresh na pagkain. So, ayun. Ang sarap din kainin yung mga dati mong kinakain sa probinsya na ngayon hindi mo na madalas nakakain. Sana wag ako mapataka ng niyog. Ang sarap din kapag nasa ganito ka. Kasi mas maa-appreciate mo yung nature. Mas maiisip mo na, grabe no, ang wonderful ng buhay. There's so much around. At may parating pong kalabaw. At kumukulog na. Mukhang uulan talaga. Yun, totoo. Nag-enjoy pa naman ako dito sa paligid. So, mukhang kailangan na nating umuwi. Sobrang nag-enjoy talaga ako kahit saglit lang ako dito sa Bicol, guys. Kaya, ayan, baka it's time para umuwi na kayo, guys, sa mga province ninyo. Or, kung wala man kayong province, baka it's time para mag-relax kayo para... Ayun, no! Para ma-relax naman kayo at... Diba? Maging at peace kayo. Kahit saglit lang. Importante yan eh. Yung ipamper mo yung sarili mo. Diba? Anyways, maraming salamat guys sa inyong panonood ng aking vlog. So, yun lang. Thank you so much dahil lagi niyo akong sinusuportahan. I love you guys! Subscribe! Bye-bye, ne! Pinili ng lolo ko ang buhay mag-isa. Nakakalungkot man dahil hindi na namin siya makakasama ulit, pero masaya kami para sa kanya. Lagi nating piliin kung saan tayo magiging masaya. At paano nga ba magiging masaya? Learn to let go of sadness. Appreciate what we have. Do things that make you happy. Alam naman nating lahat that life isn't perfect. Lahat tayo dadaan sa unos ng buhay. But always remember, there's always a rainbow after the rain. Alone at last.
hide away, far away from all the worries and